Hello na naman po mga kapwa ko technician, si Jerby Gomez na naman po sa DIY and Anything. So meron na naman tayo iba vlog, kung mapapansin nyo, na-testing ko na, nice, na-setup ko na siya. Ayan, ito na rin yung aking Dixel timer na tinatawag na Universal Timer. Oops, bago tayo magsimula, pa-like, pa-subscribe, like and share ng ating video para sa akalaman na iba. At saka doon sa isa nating kapwa technician na nagpapa-shout out, Sir Angelo De Los Reyes. Ayan, na-shout out na kita. Kita na shout out nung nakaraan. Sir Angelo De Los Reyes, salamat po sa patuloy mong pagsuporta din. Okay. So bago tayo magsimula, syempre, intro na muna tayo. Okay? For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Okay guys, eto, gaya na sinabi ko, meron akong minodify ulit. Kung mapapansin nyo, refrigerator then inverter type. So, tong inverter type na to, tong technician ko kasi, luko-luko. Nagawa rin naman daw sa labas ng customer, inverter. Ang ginawa ng technician sa labas, pinalitan ng compressor. So, nakalagay ngayon sa baba, ng inverter na. So, sira, dumating sa amin. So, yung technician ko, dahil nga nakita, non-inverter yung compressor. So, na-repair, umandar, binalik ng customer. Napansin ko, sabi ko, buksan nyo nga yan, bakit bumalik yan? Kasi, pag may nabalik talaga, aligaga po talaga ako eh. Lalo, dahil kasi ako rin yung mapuputukan eh, bilang supervisor nila. Ako din yung mapuputukan pag nagreklamo sa management, lalo-lalo na mga kaibigan ng ating amo. So, binalik, pinabuksan ko. Pagtingin ko, may inverter. Ayun yung PCB niya na inverter. Ito. Ayan. So, ito yung main board niya. Ayan. Okay. Nakita niya, inverter. Main board. Pero ang nakakabit na compressor ay ayan. Non-inverter. Okay. Malinaw po. So, kwento ko na rin. So, di pinalitan namin, pinalitan ng technician ko, non-inverter. Tapos bumalik na nga ito. Ang reklamo ng kliyente, nagyiyelo sa loob. Siyempre, magyiyelo. Bakit? From sa baba, sa compressor, nirekta yung dalawang kuryente lang ng 220. So, umandar nga naman yung compressor, pero hindi siya titigil. Hindi siya, tawag nito, hindi magkakatop. Kasi, dire-diretso lang siya, nakakonekta siya, rekta. So, pinag-aralan ko din maigi. Ngayon, first time ko din naman ito, eksakto din doon sa mga kapwa natin technician. First time ko din po mag-modify ng inverter type. From inverter to non-inverter. So, na-modify na nung tao ko pero hindi niya alam na inverter. Ngayon, ano yung ginawa kong solusyon? Diba sabi ko sa inyo, itong Dixel, ito yung KT, basta yung KT 8303, 8304, bahala na. Basta yung merong dalawa sensor. So, pinag-aralan ko maigi nung nakaraan, kahapon, tsaka nung nakaraan linggo pa nga eh, kung tutuusin eh, pinag-aaralan ko. Una, dahil nga inverter, nasanay kasi ako doon sa ibang brand, pag hindi umandar ang compressor, mag-e-error. So, sasabihin ko na sa inyo, ang brand namin is Midea. Okay? Pag ang ibang rep, hindi ko pa na-testing sa iba, so ngayon pa lang. So, ginawa ko, hinugot ko yung compressor, hinugot ko lahat ng linya ng compressor para hindi umandar. So, under lahat ng pan motor, so on, mga sensor. Pina-under ko ng 30 minutes kung mag-e-error. Kasi sa ibang brand, pag pina-under mo na hindi umaandar ang compressor, mapa-inverter o non-inverter, nag-e-error siya. Bakit? Kasi wala siyang nasesense na lamig. Okay, yun yung mga PCB type natin. Na meron siyang sensor, pag-under mo at hindi niya nakuha yung lamig ng ganung oras, parang AC, di ba sa AC sa mga brand, merong EC na tinatawag, error yun ng Freon o hindi lumalamig. So, ganun din sa refrigerator. Pag umandar at hindi lumamig, mag-e-error. So, ginawa ko, ito mismong Midea na side by side, mamaya doon tayo sa harap. Ginawa ko sa kanya, pina-under ko ng 30 minutes, hinugot ko yung compressor. Aalamin ko kung mag-e-error. Yun yung technique ko. Kasi nga, pinag-aaralan ko. Sabi ko nga sa inyo, first time to, inverter. So, hinugot ko yung compressor, pina-under ko. So, walang lamig na, pero umaandar lahat ng pan motor.
Pina-under ko ng 30 minutes, hindi nag-error. Sabi ko, patayin mo uli. Saksak mo uli. After 15 minutes, tapos pa-underin natin sa oras. Hindi nag-error. So, it means, sa isip ko, okay siya. Uy, hindi nag-error. Diba? So, ano ginawa ko kagad? Ito. Yung modify kagad ako. So, wala akong ginamit na transformer. Isa pa ang advantage. Wala akong ginamit na transformer sa 12 volts fan motor. Okay? Ang galing, no? Wala akong ginamit. Kasi diba doon sa isa kong side-by-side na Bosch, nandun na nga sa bahay yun eh. Ginagamit na namin. Wala na dito. Diba gumamit ako ng transformer para mapa-under ko yung 12 volts sa compressor, yung fan motor niya, tsaka dun sa loob. Eh, eto, dahil pinagpa-practicean ko, eto. So, ayan na siya, negative 10 na kung titingnan nyo. Kasi hinugot ko kanina eh. Kasi ganun ako eh pag nagte-testing. Ganun pa rin naman yung connection natin, sensor, ayan. O tapos yung connection niya, andito naman yung diagram niyan. Ayan, may kita mo naman din sa diagram. Dali nga, o ayan. Kita nyo ba? O hindi, ayan o, diagram. Hindi na kasi nadikit eh. May X yan kasi pala, tandaan ko yan. Ito yung PCB niya, original, mainboard. So wala akong ginalaw, kung mapapansin nyo. Pero kung hindi ko siya hinugot, hindi ko siya tinanggal, o yan, as in, gumagana yan. Okay, paano ako kung masasabing gumagana yan? Pansin niyo, ito yung pan motor, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Sensor. Ano ba to? Saan ba yung pan motor? Sensor pala to. Ayan. Hindi yan. Ito yung pan motor pala. Kasi nilagyan ko pala tandaan, eh. Okay. Pan motor. Ayun. Ayan, oh. Signal. Pan motor. Ito, isa. Pan motor din yan. FM. Freezer. Motor. Okay. Yung kabila. Aha. Ito, yung kabila. Rep. Ayan o, papansin mo. FM, pan motor, rep. Ayan o. Diba? Ikot. O, ayan, diba? Pan motor na rep. At tapos, ito yung signal. Okay. Ito yung FM block. Bakit ko pinalatandaan yan? Kasi nga, susubuhan ko kung hindi gagana yung PCB ng kahit hindi lumalamig, kung mag-error. Eh, hindi nag-error. So, as is, dyan na siya. Hindi ko ginalaw. Nilagyan ko lang siya ng palatandaan para in case na gagamitin ko sila at magmo-modify tayo. Yung gaya nung ginawa ko nung nakaraan. Diba doon sa side by side, kinuha ko lahat yung sensor, pati yung mga pan motor niya, nilagyan ko ng transformer, dito ko kinabit yung sensor. Okay. Ito. Ngayon, ano yung ginawa ko ngayon dito? Ginamit ko yung piece original. Ayan. Ano yung ginamit ko sensor nito? Kasi sinubuhan ko ikabit yung sensor nito. Ito, yung sensor na yan. Kaya may palatandaan ako doon sensor. Magulo yung wiring, gaya na sabi ko sa inyo. Ayan yung sensor. O, ayan, dalawa. O, bukas na nga. O. Ayan, o, bukas yan. O. Ayun, o, may cut. Kasi nga, ginamit ko. Takpan natin ulit. Makuryente pa ako. May kuryente ito eh. Ingat lang. Ayan. Okay, takpan muna natin. Nakakaano yan. O. So, hindi ko ginamit yung sensor niya kasi nung kinabit ko siya dito, ang nag-e-error, eto. Tapos mag-e-error din sa harap. Kasi nga, parang nagdo-double yung sensor niya. May nade-detect na kuryente siguro. Kaya mag-e-error dito. Hindi siya, kumbaga ang error niya dito, sensor error. Ibig sabihin, hindi nakakonek. Doon sa harap, nag-e-error din. Sensor din, hindi nakakonek. So, ginawa ko, gumamit ako ng ibang sensor. Ayan, may butas pa, pansin ninyo. Ayun o, nandun niya sa loob. Siya yung gumawa ko ng panibagong sensor. Ayan. Dalawang sensor. Nakikita nyo ito. Itong dalawang puti. Okay? So, ayan. Negative 11 na. So, ayan yung PCB niya. Yung inverter niya, hindi na nakakonek. Ito na, oh. Nakadismantle na yung PCB niyan. Ito yung kuryente ng PCB. Oh, wala na rin yung cut na rin, oh. So, hindi na nagana inverter niya. Sira kasi inverter niya. So, hindi ko muna tinatanggal kasi nga pinag-aaralan ko. Pero, ang good news, at ang good news niyan, di ba, sabi sa inyo, hindi ako, ang ginamit ko, ito lang, at saka, dalawang sensor. O, non-inverter yung compressor, pinonekta ko lang uli. So, sabi ko nga sa'yo, mapututo ka lang magbasa ng diagram, magigets mo ang gusto mong gawin. So, dali, lipat tayo sa harap. Okay, guys. Ito na ako sa harap ng rep. Ito yung kanina. Kung mapapansin nyo, bakit hindi yung sinabi ko, tinesting ko yung PCB kung mag-e-error o hindi. O, so, hindi siya nag-error. It means, wala akong problema. Kahit umandar siya, hindi siya nag-e-error ng pag wala siya naupuan lamig, hindi siya nag-e-error. So maganda to. Hindi gaya ng ibang brand. Meron talagang brand na nag-e-error pag hindi nakakuha ng lamig. Kung mapapansin ninyo, patay ang display. Saan natin? May display. Diba? Sandali. Oh.
May display. Ang problema lang nito, ayan o, display. Ah, nakalock pala. Sandali. Okay. Unlock. Oh. Kahit baguhin mo to, tawag dito, hindi mo maano, hindi na ma-set up yan kasi magbabase ako ng lamig doon mismo sa ating display na nando sa taas. Diba? Eto, display na lang to. Kumbaga, baga, dekorasyon para lang makita ng kliyente na umaandar pa rin yung display. Bakit importante na mapapaandar ko yung display? Umaandar pa rin po kasi yung ano nito, ice maker. Ayan o, maririnig mo. Ayan po yung isang kong sensor pala. Kung ano yun, ito. Ayan, yung sensor na puti. Ayan yun, nilabas ko lang. Ito yung ice maker. Ayan. So, pag nag-produce ng yelo yan, di ba? Kasi ngayon, naka-off siya sa ice. So, pero kung mapapansin mo, oh, naandar yung ice maker. Yung motor niya. Hindi siya nag-i-error. Ang problema, hindi ko makonect sa tubig. Dahil wala rin naman kami tubig dito. Sabi ko nga sa inyo, sa Angola, mahirap ang tubig. Malamig siya. Ito yung kanina. Ayan, nag-yelo. Oh. Tinanggal ko na nga. Nandito yung kanina. Ayan. Dito yung kanina. Tinanggal ko kasi may chinek ako. Ayan, oh. Makikita mo yung yelo niya. Nasa loob, diba? So, nag-yelo siya. Ayan, na-under yung ice maker. Ngayon, ang gusto ko nga, ito, mapa-under ko din. Ang problema, hindi ako makapag-connect ng tubig. Siguro, susubukan ko rin mag-connect ng tubig. Pero kasi na-under to, ibig sabihin, a-under yan. Oh, na-under to, oh. Yung garulgol ng ano. Oh. So, napagana ko yung PCB niya. Nang hindi siya nag-e-error, ang ginamit ko lang, nilagyan ko lang siya ng universal PCB. Non-inverter na rin yung kanyang compressor. At napapagana ko yung display. Kasi, alam mo naman ang kliyente, sabi nila ba't hindi gumagana. So, ang importante kasi nito, ito, yung ice maker. Ayan o, may ilaw pa. So, ibig sabihin, hindi siya nagluloko. Kung etong tubig ko, nagyelo, paano pa kaya itong ice maker dito? Diba? So, ngayon, pag-aaralan na lang natin, siguro kukuha ako ng tubig sa mga susunod na araw. Ibablog ko din para at least makita nyo. Or, susubukan ko iduktong dito sa vlog ko. Gagamit na lang ako ng pump, yung pump ng mga water dispenser. Titingnan ko kung makakapag-yelo siya. So, abangan nyo yun. Yung vlog kong yun, i-add ko dito or sa ibang araw na lang. At least, ito yung sabi ko nga sa inyo. Inverter type siya. Tapos, nagkamali yung technician ko. So, ako na lang gumawa ng paraan. Ngayon, sinubukan ko. Accidentally, pinag-aaralan ko lang din. Sabi ko nga, kung nga-under siya, nang hinugot ko yung inverter, pina-under ko yung, hindi ko rin pina-under yung compressor, hindi nag-e-error. So, kinabitan ko nung ano, una, kinabit ko, hindi ko kinabit yung heater. Kasi nga, pinag-aaralan ko, baka biglang magka-problema. Eh, nung hindi pa nakakabit yung heater, dun sa universal PCB, ang ibig ko sabihin, di ba hindi siya nakakabit, dahil may heater yun eh, may defrost, dito siya nakakabit, napansin ko, umaandar siya pero namamawi sa loob. Ibig sabihin, kasi nga di ba sabi sa inyo yung PCB nito buo pa rin. So umaandar yung compressor ko, possible umaandar yung heater nito dun sa PCB by itself. Dahil nga kasi buo yung PCB niya, yung main PCB mismo ng unit. So ginawa ko, hinugot ko yung heater kanina. Tapos, umaga, sinaksa ko na. O ngayon, hindi na siya namamawi sa loob. Dati kasi, makikita mo eh, dito, may tubig, may pawis sa loob. Ibig sabihin nun, kasi yung init at lamig nagsasama sa loob. So, namamawi siya. Ngayon, wala siyang pawis. Okay siya, nakakapagyelo. So, susubukan natin susunod na araw, kung may dadagdag ko sa vlog ko dito, yung ating water dispenser, kung gagana, dun sa ice maker, kakabitan ko ng pump. Hahanap na lang ako ng pump ng aking water dispenser. Marami kami water dispenser na di-pump. Pahiramin ko yung pump tsaka yung hose. Kukunin ko na lang ng balde. Ganun na lang. Sisubuhan natin kung ha-under din siya. At least magkaroon din na idea. Sa ngayon, napa-under ko. Ito, first time. Yung gaya nga nasabi ko. Hold lang tayo. Balik tayo. O, balik lang tayo sa taas. Yun nga yung sabi ko. Ito nyo, bumaba. O, 6.1. Kasi binuksan natin yung pinto eh. O, diba? So, kasi nga, sensor niya tsaka heater nandito na rin. Wala na dito sa PCB kasi ito yung linya nung sa heater. Yan, dito, hinugot ko, kinabit ko na yung
defrosting niya dito. Yung dati, hindi ko hinuhugot nandito sa PCB nung tinatesting ko. Kasi pinag-aralan ko din eh. Nung tinatesting ko to, maandar yung compressor, maandar yung heater. So, ginawa ko, hinugot ko yung linya ng heater ng mismo sa PCB ng unit, nilagay ko na dito sa Tixel. Kasi, di ba, ito, meron to sariling defrosting. Oh. So, ngayon, yung inverter to, napagana natin, pinalitan ko yung compressor, pinalitan yung compressor accidentally ng technician ko, bumalik, nag-back job. So, ang ginawa ko, ginagawa ko ng paraan para maibalik namin sa kliyente. Kasi syempre, pagkakamali ng tao ko, wala naman kami inverter na ganito na, DNA na. DNA na po to sa supplier. So, kahit magawa, magnanan inverter, matatanggal ko lahat, pati yung PCB. So, sinubukan kong gamitin mismo yung PCB para makatipid ako sa transformer. Kasi isipin mo, dalawang transformer yung gagamitin ko, di ba? Tapos, mawawalan siya ng display doon at hindi gagana yung ice maker. So ngayon, gumagana yung ice maker, hindi ako gumamit ng transformer, gumagana yung display. Mahalaga yon, may display lang. Hayaan mo na kung malamig o hindi, basta may display. Ano na natin yon? Sa kliyente na lang yan. So ayan, market na uli, 6.5. So sa susunod na araw, kung maibablog ko, kung talaga nag-yero sa loob, kakabitan ko lang naman ng tubig yan eh. Eto. Diba? Kakabitan ko lang yan. Tapos titingnan natin kung magbubuo siya ng yelo. Sa ngayon, guys, non-inverter, na-convert natin. Gamit lang yung reversal PCB. Gamit ko yung PCB niya. Try nyo din na yung machine, halimbawa yung refrigerator, inverter type siya kung magko-convert kayo. Bago nyo tanggalin yung kanyang PCB, eto, bago nyo eliminate, subukan nyo paandarin yung unit na nakahugot yung compressor tsaka yung inverter kung hindi siya mag-error. Pag nag-error, malas natin. So, talagang kailangan mo siyang eliminate. Diba? Eh dito, tamo may ilaw pa rin siya sa loob. Nagagamit yung ilaw, nagamit yung pan motor. Ang ginamit ko lang talaga, eto at dalawang sensor. Hindi na ako gumamit ng transformer. Tapos, yung lahat ng function niya sa loob, nagana. Yun yung importante, nagana. Siya mag-isa nagkakatop din. Kasi yung lamig dito sa kabila, nagkakatop din mag-isa. So, malaking bagay. So, eto, kung ano yung sinetup mo dito, yun na. O kaya ang kasetup ko dito, negative 20 eh. Binalance ko. Hindi ako nag-negative 24, hindi rin ako nag-negative 18. So, binalance ko 20. Susunod baka i-21 ka para at di magreklamo yung kliyente. Pero ipapaliwanag din namin to. So, ngayon, ang mahalaga, yung sabi ko nga, kaya ko lang naman i-share tong video na to. At least, meron na naman tayo natutunan, dagdag kaalaman, kahit ako, sabi ko sa inyo, first time, pinag-aralan ko na lang munang maigi bago ko tinanggal yung mainboard. Kasi doon sa Toshiba, yung sa Bosch ko na nasa bahay na ngayon, sira yung PCB noon, no power talaga. Kaya hindi ko rin na-testing yon kung aandar at nakahugot yung, halimbawa yung compressor, aandar kung hindi mag-i-error yung sensor o ano pa iba mag-i-error. Kasi sabi ko nga may brand akong hawak dati, yung sa Qatar, pag hinugot mo yung inverter compressor, di ba, tapos aandar siya, mag-i-error. Tapos pag hinugot mo yung connection ng inverter sa main PCB, mag-e-error din. Hindi siya magtutuloy-tuloy andar. Eto, Midea, advantage na andar. Kaya nga kahit papano, bilib na ako sa Midea. O hindi siya ganong sakit sa ulo. Bilib na ako sa Midea na refrigerator. Tsaka ako konti ang repair ko ng Midea refrigerator. Sana bigyan ako sponsor ni Midea. Kung ngayon, yung PCB niya hindi rin ganun sensitive, hindi basta-basta nag-error, ewan ko sa ibang model. Eto, hindi siya nag-error, pina-under ko na isang oras, walang compressor, walang inverter, hindi siya nag-error. So, kaya ko siya nakabitan nito biglaan nang hindi ko kinakalas yung kanyang, kahit meron na ako nakasulat na pan-motor tsaka sensor, bigla ko siyang nagamit kasi gamit ko yung original PCB. Ang purpose ko lang is nagana yung display, nagana yung ice maker. So, abangan nyo yung vlog ko kung maisisingit ko dito. Yung kanyang ice maker, ididikit natin, lalagyan ko ng water supply. Hahanap lang ako ng pump motor, baka bukas, tapos para at least makita nyo. Another video na lang po yun. Okay, so at least, eto guys, sabi ko sa inyo, bago tayo magbaklas ng main PCB, try nyo rin, baka gumana, at least hindi ka gagamit ng transformer na sinasabi ko nung gaya nung nakaraan. Gumamit ako ng transformer, tapos kinabitan pa ng mga AC kasi yung transformer, 222 12-volt AC. So, gagamit pa ng mga capacitor tsaka diode para maging DC. So, dito wala na akong ginamit kasi yung mismo PCB niya pa rin ang ginagamit ko. Yun ang nagsusupply sa refrigerator ng kanyang pan motor, yung ilaw, yung display tsaka sa ice maker. Ang hindi niya lang kaya, i-cut off ito.
kasi nga nakaseparate yung sensor ko. Hindi niya lang kaya i-cut-off. Pero nakaka-cut-off niya yung rep side. Remind, nakaka-cut-off niya yung rep side kasi nag-isara yung gate bulb, yung app, yung bulb, yung parang ano ba tawag yon, wind gate, nagsasara siya. Na pag malamig, nagsasara. So, nakokontrol niya yung rep, pero yung freezer hindi niya makokontrol. Kasi nga, ito yung connection ng freezer. Nandito eh. Dahil nga, nagawa ko na sensor. Ayan, di ba? So, sa kaalaman ng lahat, nagana yung ice maker, yung gear motor niya, ilaw, yung pan motor, hindi ako gumamit ng transformer, pan motor ng compressor, at saka, yung wind gate nila, yung control nito, yung nagkokontrol sa rep. Yung preset papunta sa rep, yung nagko-control, nagsasara siya kasi nga yung sensor niya buhay pa rin dito. So kino-control niya pag malamig, magsasara siya. Yun yung advantage. So nako-control sa rep side, sa preset hindi talaga dahil nandito tayo. So ito lang ang ginastos kung sakali, inverter at saka yung compressor pala, sorry. Okay, tsaka ano. So accidentally lang to, accidentally na na-discover ko na ganun pala pwede kong gamitin yung kanyang mayboard para hindi na ako gumasto sa transformer, and other than that, napapa-under ko yung display dahil may ice maker to. Yun yung importante kasi baka magreklamo yung kliyente pag minodify ko, sabihin niya yung ice maker ko hindi na nagana, may kailangan yun. So, tayo nyo yung vlog ko doon sa ice maker kung mapapagana natin, kakabitan ko lang ng pump motor. Okay guys, first time to, i-share ko lang, sana i-share nyo rin yung ating video sa mga ibang kapwa technician. Hindi po ako expert, hindi rin ako masyadong marunong, may kaalaman lang ng konti at na-share lang natin sa kapwa technician. Thank you guys, pa-like and share, pa-subscribe, like and share ng ating YouTube channel, pati doon sa page ko, dalawang page, saka sa group, ipopost ko na lang to. Yung nagpapa-shoutout uli, Angelo De Los Reyes, ayan na po. Thank you, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Hello guys, si Jerby na naman to. Balik tayo doon sa ating vlog tungkol doon sa side-by-side refrigerator na inverter type. Minodify ko papunta sa universal PCB. Pero ginamit ko pa rin yung original niya PCB, hindi nag-error. Diba sabi ko nga sa inyo, itatesting natin kung nag-yellow. Kung mapapansin nyo po, wala akong... Kasi excited in ako dahil nga sabi sa inyo, first time. So, masensya na kayo, magulo. Nakakonek ako sa tubig. Ayan o, tubig yan. Papunta, o ayan yung repo. Ayan pa rin yung display natin, umaandar. Kung mapapansin nyo, o nandun. So ngayon, naano ko na siya na may yelo. Test ko na. Kanina. So nagpo-produce siya ng yelo. Hindi siya nag-e-error. Kung mapapansin. Ayan o, may yelo siya. Ayan. Wala na. Kasi kinuha na namin kanina ko. Konti lang. Ito pala. So, ayan. So, alam naman natin na ang side by side, 10 lang ang laman kada 4 na oras. 3 hanggang 4 na oras, 10. Eh, kanina umaga, tinesting ko naman to. May after 4 hours, may nilabas na. Tapos, tinesting din ng mga technician ko. Ayan pa rin yung tubig ko kahapon. Sinabi ko sa inyo, o baka sabihin nyo, matigas pa rin. Kahapon may tubig-tubig pa, di ba? So it means wala tayong problema nung minodify, hindi tayo nagka-problema sa error. At least natutuwa ako, nasolusyon ako yung problema ng customer na inverter type siya, pero na-modify ko gamit yung PCB niya, umaandar yung ice maker, umaandar yung display. So madali ko na maipapaliwanag sa kliyente na minute yung naloloko yung PCB, kaya nilagyan namin ang panibagong PCB, pero magagamit, pero hindi na ma-adjust. Pero ang ano nito, yung purpose ko naman ito, at least napagana natin yung unit, gamit lang yung universal PCB. So, tsaka sensor. Yun nga lang, pinalitan din yung compressor. Kasi nga, eliminate na yung PCB dahil nga, di ba, sa unang video ko naman, nagkamali, di ba, napalitan na ng compressor, inverter pala. So binalik sa amin, hindi nag-i-stop kasi nga naglo-loko, nag-yellow maigi sa loob. So ngayon, okay na siya, wala tayong problema, hindi rin nag-error, nagpo-provide na ice maker sa yellow. So hindi ako nagkaroon ng problema. So pwede ko na ibalik sa kliyente, isasara ko na lang sa taas. So first timer ko, nakapag-convert ng inverter type unit papunta sa non-inverter type unit, at ginamit ko yung luma niyang PCB at yung iba niyang mga pan motor, yun pa din. Wala akong ginagamit. So, nagdagdag lang tayo ng universal PCB o yung ginagamit na Dixel o yung mga KT na nabibili sa Lazada. So, guys, thank you very much. At least,
na ano ko na pwede pala. So magkakaroon na rin ako ng idea. First time ko to kasi bihira, wala naman inverter dito eh. Ito mga inverter na to, matagal na to, hindi ko na nga inabot to eh. Dito na to eh. So ngayon yung mga unit namin talaga wala man mga inverter. Pero may mga dumarating daw na mga bago, magkaka-inverter na naman. So thank you guys, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Pa-like and share ng ating video at para sa kaalaman ng iba. Thank you.